ang retirement. Oh. So alam niyo po, ako ay nagsaliksik ano at nung nagbasa-basa ako, meron pa lang tatlong klase ng retirement. Oh. So tingnan niyo ha kung ano yung klase ng retirement na gusto niyo dito. So unang-una is what we call the nominal retirement, okay? Nominal retirement. And then we have the financial retirement. And yung pangatlo ay ang meaningful and productive retirement. Okay, sige nga, banggitin ninyo nga sa akin, anong klaseng retirement yung gusto nyo dito? Yung bang nominal, yung bang financial, o yung bang meaningful and productive? No? So iisa-isahin po natin yan. Tapos titignan natin, paano natin magagamit yung, ayan, nasa taas natin, Pag-IBIG MP2, para ma-achieve natin yung retirement na yan, 'di ba? So, 'yun. So ang unang-una, oy, si Regina, ang sabi niya ay magkaroon ng meaningful and productive retirement. Si Precious Love, waiting pa daw siya sa health insurance tips. O sige, so sa ibang ano 'yun ha, sa ibang episode natin 'yon. Si Leo, ganun din. Meaningful and productive. Si Sheila, real talk lang. Sabi niya, ang gusto ko ay financial. Si Jose, meaningful and productive. So yan daw yung gusto niya. Okay? So three kinds of retirement. Yan yung meron tayo. So unang-una ay nominal retirement. So yung nominal retirement, ito yung edad na sineset ng gobyerno. At ang sinasabi ng gobyerno, pag dumating ka sa edad na to, retired ka na. Wala akong pakialam kung mayroon kang enough na pinagkakitaan or pera or susuporta sa'yo. Basta pagdating ng edad na yan, ikaw ay retired na. Diba? So it is not concerned about your well-being. Diba? It is also not by choice. Ito ay itinatalaga lang sa iyo. So dito sa Pilipinas, 60 years old yan. Alam nyo po ba na sa ibang bansa ay usually 65 years old. Pero for example, sa France, no, noong 2008 na financial crisis, 65 yan. Pero dahil sa mga tinatawag nilang mga austerity, dahil malaki po ang role ng gobyerno sa retirement sa kanila, itinaas yung age of retirement. So invest na age 65 sila magre-retire up to age 68. So mandated sila na magtrabaho until 68 years old. So tayo po ay 60 years old. Pero yun nga, sa atin kasi, wapakels, di ba? Wapakels ang gobyerno. 60 years old ka, retired ka na, bahala ka sa buhay mo kung mayroon kang pang-retire or wala. Okay? Ang susunod ay ang tinatawag natin na financially retired or financial retirement. Okay? This means that you have enough passive income that covers your expenses to last your lifetime. Ibig sabihin, mayroon ka ng investments at yung investments na yan ay kumikita ng pera para sa iyo at hanggang sa kamatayan mo ay magkakasya, mapupunan nung kinikita ng investments mo na yan ang iyong lifestyle. So yan yung financial retirement. And with this one, you no longer need to work for money. O, di ba? Merong nagsabi kanina na na ang kanyang gusto talaga ay financial retirement. Balikan lang natin siya. O, ayan, si Sheila. So, ito yung gusto ni Sheila. Okay? So, ako, at so, yung financial retirement ay relative pa rin yan eh. Alam nyo ba na May kasambahay ako, for example, she was 51 years old when nung nagsimula siya sa amin. Tapos 55 years old siya nung bumalik no sa aming bayan ulit. At pero sa pakiramdam niya, siya ay retired na. At alam niyo kung magkano yung passive income na naituro natin sa kanya? 8,000 pesos. Nakakatuwa, 'di ba? Nasa halagang 8,000 pesos ay financially retired na siya based sa lifestyle na gusto niya. Okay? So ang ibig sabihin talaga nito, dapat
kinikilala natin yung sarili natin, ano ba yung nagpapasaya sa atin? Tapos lalagyan natin ng presyo yan. So hanggang sa yung mga nagpapasaya sa atin ay pamahal ng pamahal, Diyos ko, humihirap ng humihirap ang financial retirement. At baka yan pa nga ang magtulok sa iyo na gumawa ng mga di ka nais-nais na bagay, di ba? Kaya kung sa inyo, choose to live a simple life. Kaya napakahalaga na ang pipiliin natin, na partner natin, yung ka-wavelength natin, di ba? Alam niyo, sa totoo lang itong ano ko, no? Itong t-shirt ko na to. Dali lang ha, kukunin ko itong aking libro. Ayan, itong libro kong ito. Na-publish siya 6 years ago. At ano yung t-shirt na gamit ko? Ito. Ito pa rin siya. Di ba? Eh, masaya ako dun eh, di ba? At wala akong pake kung anong sabihin ng mga tao sa akin sa mga sinusuot ko. Alam ko na pag binuksan ko ang aking bank account, 99.9% of the time ay mas marami akong pera sa kanya. At ang mga nakapaligid na mga tao sa akin ay mahal ako. At lalong-lalo na actually hindi na kahit napakaling, kahit isa lang, kahit yung partner mo lang, di ba? Confident ako na love ako niyan, di ba? So, yung sinasabi natin na financial retirement, seemingly, mukha lang siyang finance yung pinag-uusapan natin, pero malalim pa rin yan. Kasi kung mataas ang inaasam mo, no, yung aspiration na gusto mong buhay, mas mahal yun, mas mahirap, mas matagal. Pero kung simple lang, katulad nga nung kasambahay namin dati, 8,000 pesos lang eh, di ba? So, yun, madali lang siya na ma-achieve. Ayun, no? At yan yung lagi kong sinasabi sa mga kasama ko dito sa bahay. Diba? Sino ba naman ang nangangarap na maging kasama sa bahay? Sino ba naman ang magiging proud na magsasabi na, ay nako, nagtagal ako kay Sir Vince at tumanda ako sa kanya. Ako din mismo, no, as a financial guy, I wouldn't be proud of that. Diba? Na parang, ay tumagal siya sa akin at ganyan pa rin yung kanyang pananaw sa buhay, ganyan pa rin ang kanyang buhay. Kailangan ay mag-advance tayo, no? So financial retirement, ang main message ko dito, although this is about creating our financial resources, not to have our passive income, ang gusto pa rin natin dito, syempre, ay dapat meron tayong kasayahan, no? Kaya itong retirement myths natin, hindi ito about age. Eh. Kami ni Edwin, nung aking partner, kilala niyo naman si Edwin, 'di ba? Financially retired kami noong kami ay 31 years old, no? So that is already 43. 12 years na ang nakakalipas, no? At kung titignan ninyo, magkano ba yung amount na nilagay namin na pera, no? Na sinabi namin, ah, mahal, pag na-reach natin ito na passive income, retired na tayo niyan. So wag na tayong masyadong magpakapuyat, 'di ba? Wag na tayong masyadong magpakapagod. I just want to spend more time with you and I just want to create more memories with you. Oh, 'di ba? Dapat ganoon. Ay nako. Marami na naman po ang mga kinikilig sa inyo, I'm sure, 'di ba? So retirement is not about age. Okay? So 31 kami niyan. Magkano lang yung kahit sa amin ni Edwin dati? Tig 50,000 pesos kami. No? 50,000 pesos sa kanya na passive income at 50,000 sa akin kada buwan na darating. At kung ma-maintain namin yon with inflation adjustment, no? So mga ngayong taon, after 12 years, mga nasa 100,000 pesos yan per month for both of us, maaluwal na yung buhay na yun eh. Napaka-comfortable na niya. At wala kaming anak. Ang anak lang namin, yung nag-iingay-ingay dito na narinig nyo minsan, si Milo, di ba? So, kaya kami, mayroon kaming space para i-spoil yung mga tao na nakapaligid sa amin. At pag nasa-spoil namin sila, tuwang-tuwa sila, tuwang-tuwa din kami, tuwang-tuwa din sila sa amin. So, it feeds in itself, di ba? So, yun, retirement is not about age, okay? And retirement is also not done later in life. The moment na ikaw ay kikita na, magtatrabaho na,
sisimulan mo na dapat na magplano tungkol sa iyong retirement. At syempre, huwag na huwag po ninyong gagawing retirement plan ang inyong mga anak. Naku, ako naman po ay nangangahas lang na magsabi nito. Hindi naman po ako magulang. Pero yung mga kapatid ko talaga sinasabihan ko sila, ay hayang mga anak ninyo, huwag aasahan na sila ang bubuhay sa inyo kapag ayon matatanda na. Dapat nga, kapag sila ay tayo matatanda na, mas maganda kung mapapagaan pa natin ang buhay nila, di ba? I-spoil natin ang mga apo natin sa kanila. Hindi yung magiging pasanin tayo sa kanila. So please, do not make your children as your retirement plan. Okay? During retirement, it is not also a good time to start your business. Di ba? Hindi maganda talaga na dyan ka palang magsisimula ng business mo, no? And hindi rin po totoo na lahat ng retirees kailangan ng life insurance. Kailangan natin lahat ng health insurance. And I dare say na ang health insurance dapat ay universal yan galing sa gobyerno. No? Hindi yung kailangan mag-invest pa tayo ng maraming halagang pera para sa ating kalusugan. Diyos ko naman, dapat utang na loob sa atin ng gobyerno natin yan. Ano? Kasi nagbabayad tayo araw-araw ng buwis sa ating gobyerno. Nararapat lang na ibalik ito ng gobyerno sa atin sa magandang serbisyong pangkalusugan. Okay? So, pupunta ako dito sa pangatlong kind of retirement, which is meaningful and productive retirement. And ito po talaga yung gusto kong klase ng retirement, no? At kayo naman po ay yun yung mga ano niyo, yun yung mga nilagay ninyo dito kanina. Marami sa inyo na ito talaga ang gusto. O si IRB nga ang kanyang sinabi ay blessed and comfortable retirement ang gusto niya, di ba? So, yun. Ako, at maraming ang mga naiinggit kanina. Si Edna, inggit-inggit. Sweet naman, inggit na inggit siya. Sabi rin niya ay sana all. Tataas ko ang aking kamay, Mary Ann. Pagpapray kita, papapasayo yan. O, diba? Para good vibes lang tayo. Okay? So, meaningful and productive. This is also not about age. Pero, this is not about age. You have enough passive income that covers expenses. Pero hindi ka tumitigil na magtrabaho. Parang katulad ko ngayon, di ba? Diyos ko naman, anong oras na? Bumangon pa rin ako at tumichika ako ngayon sa inyo dito para i-fulfill ang ating obligasyon dun sa logo na yan, di ba? Sa taas ngayon. But I do this because masaya ako at gusto ko. At alam ko na sa ginagawa ko, marami akong matutulungan. Hindi na lang ito para sa akin, pero para sa mga nakapaligid. Alam nyo, naniniwala talaga ako dyan eh. No? Sa karma-karma o kung anumang relihiyon, di ba? Na minsan napapaisip talaga ako, siguro yung ano, hindi yung mga nakapag-aral dati ay sila yung mga nagnanakaw ngayon, sila yung mga nagiging hold-upper, di ba? Mga nag-ano ng mga krimen dyan. Kaya gawin natin yung ating makakaya na tumulong sa ating kapwa at para maibsan yung mga yon, mabawas-bawasan ang kasamaan dito sa mundo, di ba? So choose to do meaningful work. So ako talaga yun eh. Ang sabi ko nga, tinatanong ako, ang kahinaan ko ngayon eh kapag ako ay sinasabihan ng thank you. Oh, di ba? Thank you lang. Oh, magta-thank you na yung mga yan, di ba? Ayan. So, ano yung mga regrets and common mistakes ng mga retirees? Okay? Ito yung mga common mistakes ng mga retirees. Yan, hindi nag-iipon, di ba? Ang ginagawa, nako, labas agad ng pera. I deserve this, Sir Vince. Napagod ako, buisit yung boss ko, kaya kailangan ko ng bag na to. Because I feel good kapag meron ako ng bag na ito. Ah, narinig ko na yan, di ba? Ay, kailangan kong magbakasyon, di ba? Balik sa Pilipinas, di ba? At business class. Diyos ko, dai, sinong nakakita sa'yo na nag-business class ka? Wala, di ba? Kailangan nating mag-ipon. At yung pag-iipon po ay, ang technique lang dyan is
when we postpone the pleasure of spending, you are already saving, no? So savings is the postponement of the pleasure of spending. Anong ibig sabihin yan? Kapag tayo daw, ipinagpapaliban natin yung lugod ng paggasta, yung panahon na ipinagpaliban mo, nag-iipon ka na noon. And by the way ha, hindi talaga ako naniniwala sa sasabihin nila na, uy, yung ipon-ipon mo na yan, huwag mong bayaan mo lang dyan, huwag mo nang isipin. Ay nako, kalokohan yan. Malamang ini-scam ka ng mga nagsasabi ng mga yan, ano? Kasi dapat, ang pag-iipon natin, purposive, di ba? Dapat mayroon tayong pinaglalaanan yan. Yung to the point na nanggigigil talaga tayo na dapat dyan mangyari na kaagad, ano? So, yung savings should be something that would inspire and motivate you to get up in the morning, work, di ba? Na bright ang future dahil malinaw sa'yo kung saan mo gagamitin ang ipon na yan. Di ba? O, mas maganda kapag ganun ang ating pananaw sa buhay. O, marami din yung mga nagre-rely too much on SSS. Oy, ha? Kapag SSS lang po ang ating aasahan, super kaunti po niyan. Ako, ang ngayon no, ang aking passive income na ano na nakukuha sa goal namin ni Edin is about 100,000 pesos per month. Sa SSS kapag nag-retire na 20 years from now, that's additional how much? 15,000 pesos. I-inflation adjustment mo po 'yon. Nusko katiting na lang 'yon, 'di ba? So, maganda yung SSS, don't get me wrong, isa pa rin 'yan sa mga gusto ko na pinaglalagyan natin ng ating pera at pina-prioritize inuuna, lalong-lalo na sa mga hindi empleyado, lalo yung mga ano no, small businesses, mga micro and nano enterprises. Unahin natin yung SSS before anything else bago tayo mag-invest sa iba. Okay? So, regrets yan no, ng mga retirees. Masyadong SSS lang. So, pagkatapos ng SSS, dagdagan natin siya. At ano yung pagdagdag? Yan o, Pag-IBIG MP2. Diba? Ayun, hindi nakapagbayad ng utang bago mag-retire. Mo, inabutan ka na ng retirement, may utang ka pa, besh. Huwag ganun, ha? Ang utang, asawa ng kahirapan. Kaya ayoko talaga niyan, no? Kaya ako ang rule ko, mamaya pupunta tayo doon, no? Sa housing naman, ay rule ko talaga dyan, dapat before our retirement age or retirement na goal na, retirement age na tinatarget natin, bayad na natin ang ating bahay. Tapos na ang mortgage, di ba? So, yun. So what are some investments to boost your retirement? So ako ang number one pa rin dyan ay GSIS or SSS. Maganda na dadagdagan natin ng Pag-IBIG MP2 ha. Huwag niyong kakalimutan yan guys, Pag-IBIG MP2. Maganda rin mag-cooperative time deposit and share capital at saka rural bank time deposit. O, ano nga ba yung Pag-IBIG MP2 Sir Vince? Ang Pag-IBIG MP2 po ay modified Pag-IBIG Savings 2. Ito po ay tax-free, 100% government guaranteed. Long-term savings po ito, so 5 years po yan ha, at low-risk investment. Kakailanganin po na bumagsak ng ekonomiya at ng gobyerno ng Pilipinas bago hindi maibalik ang pera sa atin. Oh. At napaka-remote naman po niyan. Mukhang kailangan po yata ng World War III na pupuntiryahin ang Pilipinas. At mukhang sana malayo naman. Ano? Mukhang friendly naman tayo sa ibang nations. Ayan ha. So marami tayong natutunan tungkol sa retirement ngayon, which is actually number one of our life goals sa ating mga Pilipino. Ako ang inyong financial guro, si Sir Vince, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at na pagtutulungan. Baby.
Freelancing or running your own business is not all fun and games the way most people make it out to be. Check out TaxSumo. It lets freelancers, business owners, and self-employed professionals file taxes online in minutes. That way, you can focus more on your passion and stop worrying on taxes. Sign up with us at www.taxsumo.com.